mga beshi love. Nandito ako ngayon sa Presco or Presco yata to Sangke. Ito yung parang Shimamura, yan. Similar na store sa Shimamura dito sa Japan. Yung mga hindi nakakaalam mga besh, ito yung parang ano bang tawag dito? Hindi naman siya tangge, pero basta para siyang andito yung mga murang mga damit, yung mga gamit sa bahay. Ganon. Ito mga beshi love. So, marami siyang mga tinda. So, mga home decor, tapos yung mga yung mga kortina, yung mga beddings. Ano pa? So, bumili ako ng cushion. Andyan, andito siya. Ayan sa dining chairs ko kasi medyo masakit sa puwet yung yung upuan. Tapos bumili na ako ng basahan para dun sa malapit dun sa may sink. So pag may tumutulong tubig sa kamay ko, alam niyo yon, hindi siya nababasa direkta sa floor. And also bumili na ako nito, besh. Yung ano kasi tawag yan, pantapis ganun. Actually, I think ginagamit yata to sa beach, pero gagamitin ko to pagkatapos kong maligo. So, after ko sa Sangke mga besh, andito na ako sa uli. Andito na uli ako sa Nitori kasi magtitingin pa ako ng mga ilang kailangan ko sa bahay. Like, katulad ng wall clock. Wala akong wall clock mga besh, love. So, eto yung mga wall clock na available sa kanila. Ayan. So, majority is black and white. Yun naman yung hinahanap ko ng kulay mga besh. And out sa akin. Ayan. Itong end up. Ayan, yan yung nag-stand out sa akin. At yung isa pa, ito, feeling ko, mas gusto ko yung kita ko agad yung oras. At, ayun. So, mag-ikot-ikot pa ako dito mga besh. And, kailangan kong tawagan yung asawa ko kasi baka meron siyang mapili o magustuhan dito. At ginagamit ko lang pag vlog itong phone ko, so I need my phone para makausap ko yung asawa ko. Mga beshi love, so it's 6:15 na dito ng hapon. At ngayon pala ako mag-workout mga besh. At ito alam nyo, 2 months ago ko na itong pina-follow, yung The Fitness Marshall. Yung mga dance workout nila. And I think ito yung hinahanap ng katawan ko mga besh. Kasi marami na ako nasubukan na dance workout, yung mga Zumba. Parang ito, feeling ko ito yung ano sa akin, ito yung bagay nung sa katawan ko, yung hinahanap ng katawan ko mga besh. And at saka meron pang isa, si Chloe Ting mga besh. Popular yung challenge na ginagawa niya. And na-try ko na mga besh yung challenge ni Chloe Ting. At alam nyo mga besh love, feeling ko talaga, alam nyo, ay Diyos ko, nag-work talaga siya sa akin. Talagang medyo lumiit yung chan ko mga besh, sa totoo lang. Sana may picture ako na ano no, before and after, but sa ngayon hindi pa naman siya ganun ka-totally kaliit mga besh. Medyo nag-improve lang siya talaga siya ng konti after siguro mga 2 months. Yeah, mga 2 months kasabay kasi nito yung Fitness Marshall. So ayan, and yan. So mag-workout muna ako mga besh love. I-try kong magpakita ng before and after na picture. Hindi kasi ako nakakuha ng ano yun, ng picture noon eh, nung bago ko bago ko sinimulan yung workout ni Chloe Ting. Ayan mga besh, tapos na akong mag-cardio. So, dito naman ako kay Chloe Ting. Chloe Ting. At yung ginagawa kong routine is yung small waist, round butt.
workout ko for today, mga beshi love. Medyo pinapagusin ako ng konti kasi 2 days na ako hindi nag-workout. So usually, everyday talaga nag-workout ako. It's either, you know, sa morning, nagsusumba ako. And afternoon, pag-uwi ko galing work, ayan, nagsusumba uli ako. And then, ayan, ito nga, ano, yung workout ni Chloe Ting. Hey, mga beshi love! Glambo ko ha. Dito ako ngayon sa Daiso, mga besh. Yung mga besh lang, meron itong second floor. I think ito yung isa sa pinakamalaking Daiso na napuntahan ko dito sa Japan. Ay, may paso. Parang bet ko itong paso na ito. Magkano ba ito? Ito mga besh, ito talaga yung tinutok ko dito sa Daiso dahil naghahanap ako ng mga wall frame na i-display ko sa aking, what do you call that? Sa aking living room. Yan. So for the meantime, ito muna tayo sa Daiso. Mama na ako, tsaka na ako bibili ng mga paintings ni ano, ni Heart Evangelista. Sa ngayon, ito muna. So ito lang yung medyo okay-okay sa paningin ko. Actually, sinadjust nito ni Honey, ni Sally yung friend ko. Pero baka nagbaka sakali ako na baka meron pang ibang mga designs sa ibang Daiso store. So I guess wala na talaga. Meron man, ito sana. Kaso, nagko-contemplate ng aking utak. Hello mga besh! Andito na ako sa bahay. So, ito yung halaman na binili ko, mga beshi love. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero ito siya. It's a camellia plants, mga beshi love. Ang ganda lang niya, mga beshi. Gusto ko yung color. Tapos, ayan. Parang mas nakakaganda sa bahay, mga beshi. Alam niyo, simula nung lumipat ako, mga beshi love, nahilig na ako sa mga halaman. Yung mga friends ko, si Chucky and then si Sally. Meron silang mga plants sa bahay nila. Sabi ko sa kanila noon, parang hindi ko yata caring mag-alaga ng mga halaman kasi namamatay sa akin yung halaman. So, this time, itatry ko baka mamaya okay na sa akin mag-alaga. Alam niyo yun. Yung mga pinamili ko, mga best love. Alam niyo kasi, naisip ko, meron akong hinahanap na design and certain colors. Kaso nga lang, wala akong makita, mga best. So, I decided na mag-paint na lang. Yan, sarili ko. Nakuha ko yung idea na yan kay Miss El Uy. Check nyo yung channel niya, mga besh love. Na aaliw ako sa channel niya, mga besh, kasi lalo-lalo na kalilipat ko lang, diba? Yun, nakuha ko na idea na pwede naman DIY na lang. At yung isa sa mga nakuha kong idea sa kanya. So, magpipaint ako, mga besh love. At titignan ko kung ano yung kulay na kung ano yung design na pwede kong gawin. At yung kinuha kong kulay, mga besh, meron akong red. And also, eto, meron akong glitter, glue, gold siya. At, asan na ba yun? Meron pang isa. Ito. Itong kulay, yan, itong green na to. Hindi pa ako, mga besh love, hindi ko pa na-try mag-paint ng mga ng ganyan. Pero mapakita ko sa inyo, mga beshi love, kung ano yung result ng magagawa ko. Mga beshi love, ito na yung yung katapusan. Yung art ko, charot. May art daw. Basta nagpinta-pinta lang ako. Ang dami kong na-try, mga besh, pero parang hindi akma yata. Like, sabi nila, di ba, pag nag-painting ka, dapat ilalagay mo yung puso mo. Pero nilagay ko, pero ang pangit, mga beshi love. But eto na talaga, yan na yung kanyang finished product. Wow, finished product, eh, no? Para lang siyang candy cane, di ba? Parang Christmas lang ang Peggy Bells niya. Ayan, gusto ko lang kasi parang meron siyang yan, ganyang kulay sa kwarto para pagdating ng bisita, ano yan, di ba? O meron siyang may agaw pansin. Pero for a meantime lang yan, mga beshi love. Para medyo magkaroon lang ng, alam nyo, ano kasi tawag doon? Yung parang, may something different dito sa living room. Yan, para
medyo mag-balance. Yung ba yung mantawag doon? Ayan. Nakita nyo ba? Ayan. Yan yung plants ko, mga best love. Yung camellia. Masyadong maliit siya. Doon ko sana ilalagay doon sa pagpasok nyo ng pinto. Yung sa may tapat ng pinto para kitang-kita agad. Kaso, tsaka na. Kasi gusto kong bumili ng isa pang ganyan. So, sabi naman ni Habby, para tutubo naman. So, yun lang mga besh love. At nag-enjoy ako sa ginawa ko yan. Hindi man ako na-stress mga besh. Sa totoo, hindi ako na-stress. Nag-enjoy ako. Pero, yun nga lang. Syempre, hindi man ako, hindi man ako pintor. Wala na ako masyadong alam sa art ng mga ganyan. Kaya, yun lang. So, mga besh love, i-end ko na itong video na to. And, thank you for watching. And, don't forget to subscribe and like. And, pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kung meron ako mga bagong upload na videos. So, I'll see you mga besh love in my next video. Bye-bye!